So naalala na natin ang latest sa low pressure area at sa magiging lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mantani, good morning! I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Susan, at good morning, mga kapuso. Magiging maulan sa ilang lugar sa Luzon at Visayas ngayong araw dahil po yan sa low pressure area na patuloy na binabantayan ng pag-asa. Sa huling taya ng ahensya, nasa layong 240 kilometers silangan-hilagang-silangan o east-northeast ng Katarman, Northern Samar ang naturang LPA. At base sa datos ng The Weather Company, hanggang sa katamtamang ulan ang maaaring maranasan dito po sa Bicol Region, yan sa Southern Luzon, ngayong umaga hanggang sa hapon tulad yan sa Naga at Legazpi. Magiging mas maganda naman ang panahon sa iba pang lugar sa Luzon, particular na dito sa may katimugang bahagi at dyan sa Mimaropa Region. At sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw, 5 to 10%, alas 2 ng hapon, pero pagdating ng gabi, bahagi ang tataas yan, 30%. At yung pong ating init factor o damang init, posibleng pumalo ng 36 degrees Celsius mamayang hapon. At sa Visayas, hanggang katamtamang ulan naman ang inaasahan dito sa Eastern Visayas, lalo na sa Mekatarman, dahil pa rin sa epekto ng LPA. At maaari rin magkaroon ng pag-ulan sa ibang lugar, Calibo, Iloilo, Bacolod at dyan sa Cebu. Hanggang katamtamang ulan din ang inaasahan sa ilang lugar dito sa Mindanao, particular na sa may southern portion, Susan. Mantani! Yes, Susan! Abay, hanggang kailan at saan pa ba magpapaulan itong LPA na ito? Eh, summer na summer tayo. Yes, Susan. Base nga sa rainfall forecast map ng The Weather Company, nakikita mo ba yung mga kulay dilaw na yan at kulay orange? So, yung LPA na yan, yan yung magpapaulan dito sa Bicol Region patungo dito sa Metro Manila mula ngayong araw na yan hanggang bukas yan. Kaya bukas dito sa Metro Manila, Susan, posible na may mga pag-ulan, mataas ang chance ng pag-ulan, kasama na yung Bicol Region. Pero yung ibang bahagi ng Mindanao at dito sa Visayas na may mga pag-ulan din, eh yan yung mga local thunderstorm, Susan. Ay, may posibilidad ba na mamantani na maging bagyo ito at na pagka umulan-umulan bukas, maali-umuom, ano? Yes, Susan. At dun sa tanong mo kung may posibilidad na maging isang bagyo, ito namang wind map ang ating titingnan. Makikita natin na ngayong araw, merong parang konting sirkulasyon, yun yung low pressure area. Pero habang lumalapit dito sa lupa, nawawala na yung sirkulasyon. So mababa na yung posibilidad na maging isang bagyo to habang tumatama dito sa may Bicol Region. Pero magdadala pa rin yan ng pag-ulan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang weather update, bisitahin niyo po ang www.imready.ph at ang iba pang social media account ng I Am Ready PH. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I Am Ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mantani.